Ito ang La Nunciata Paris, ang parokyang aking minahal. Dito ako namulat, lumakit nagmahal. Sa ilang buwan nating di nagkita, puso ko'y namanglaw. Pero ngayon nananabik at natutuwang tunay dahil sa wakas muling magkikita sa Santa Misang Diyos ang kasama. Magandang araw po, my dear parishioners. Kumusta na po kayo? Ang dasal ko po lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Alam po ba niyong punong-puno na kagalakan ang aking puso at pananabik dahil sa wakas, muli na ulit tayong magkikita sa ating parokya dito sa Anunciata. Welcome po and God bless. Bilang paghahanda narito ang mga sumusunod na paalaala at mga bagong alituntunin sa pagdalo ng misa. Panatilihin natin ang physical distancing at palaging isuot ang face mask. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pagdalo sa banal na misa ang may edad 20 pababa at 60 pataas. Ang mga may malubhang sakit o may mga kapansanan ay hindi rin pinahihintulutan. Ipinababatid po namin sa lahat na magkakaroon tayo ng limitasyon na 100 katao na maaaring pumasok sa simbahan kada misa upang mapanatili natin ang physical distancing. Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong mga community coordinators upang makakuha ng stab sa pagdalo ng misa. Narito po ang schedule ng bawat community at pangalan ng inyong coordinators. Ang gitnang gate ng simbahan sa tapat ng groto ng Our Lady of La Anunciata ang magsisilbing entrance. Hindi maring dumaan sa gilid ng pasilyo papasok ng ating simbahan upang maiwasan ang pagsabay-sabay sa pila. Sundin ang 1 metro na layo sa bawat isa. Umapak lamang sa mga nakatakdang apakan o floor markings bilang ating gabay. Sa main door o gitnang pintuan, umilang papasok ng simbahan at huwag magunahan. Sa pagpasok, kayo po ay tatayo sa footbath at magsasanitize ng mga kamay gamit ang automatic alcohol dispenser habang sinusuri ang inyong body temperature. Kung kayo ay may temperatura na 37.5 degrees Celsius, pataas, kayo po ay dadalhin sa gilid para pagpahingahin ng 5 minuto. Matapos ay muli kayong kukunan ng body temperature. Kung hindi magbabago ang inyong temperature, kukunin po namin ang inyong buong pangalan, address at contact number at papayuhan na magpahinga na muna sa inyong tahanan o dumulog sa ating health center. Hayaan po ninyong gabayan kayo ng mga ushers sa loob ng simbahan upang ihatid kayo sa inyong nakatakdang upuan. Manatili lamang sa mga upuan na may takda na naka-assign sa inyo. Iwasan po nating makipag-usap o makipagkwentuhan sa ating katabi at mga kakilala. Habang nasa upuan, magkakaroon po ng registration form for contact tracing na susulatan ng bawat maninimba. Kailangang siguraduhin na nakasulat ang inyong pangalan, full address, and contact number ayon sa numero na inyong kinauupuan. Sa bahagi ng pag-aalay o offertory, ilalagay lamang natin ang ating mga love offerings sa nakatakdang buslo na kulay berde. Ito po ay mangyayari bago magkumpisa ang misa at pagkatapos nito upang hindi na po kayo umalis sa inyong pwesto. Paunawa, wala po muna tayong offertory procession. Sa bahagi naman ng pagbibigay ng kapayapaan, maaari pong tumango na lamang bilang pagbati sa bawat isa o kayo magbigay ng senyas ng kapayapaan. Huwag po tayong makikipagkamayan. Sa oras naman ng komunyon, hindi na po ninyo kailangang pumila. Ang mga lay ministers po ang lalapit sa inyong mga upuan upang maibahagi ang katawan ni Kristo. Manatili lamang nakaluhod habang naghihintay at gamitin ang mga palad sa pagtanggap ng komunyon. Pagkatapos ng misa,
manatili muna sa inyong mga upuan at hintayin ang hudyat ng mga ushers sa paglabas ng simbahan. Ang dalawang gilid na pintuan ang magsisilbing exit door. Ang paghawak sa mga imahin at mga santo ay pansamantalang hindi pinahihintulutan. Kung maaari ay magdasal na lamang sa harapan nito. Magkakaroon po ng isang oras at kalahati na agwat bawat misa upang magkaroon ng oras sa disinfection ng buong simbahan. Ang mga hindi makadadalo sa ating banal na misa ay hinihikayat na manood sa pamamagitan ng Facebook live streaming sa official Facebook page ng ating parokya. Atin pong sundin ang lahat ng alituntunin ng ating simbahan at gobyerno para sa kaligtasan ng bawat isa. Paano po, my dear parishioners? Kita-kits na lang po tayo. Pero huwag po niyong kakalimutan na sundin ang mga regulasyon, ang paglalagay ng mask, paglalagay ng alcohol, pagdaan sa thermal scanner natin, at huwag din kakalimutan makipag-coordinate sa ating mga coordinators para sa schedule ng ating misa. Tunay nga po, miss na miss ko na po kayo. Lagi kong sinasabi, I love you 3 times a day. See you. God bless us all. Salute.